Hi everyone! Welcome and welcome back sa akin channel. If you're new here, my name is Irene. And for today's episode, ay gagawa tayo ng moist red velvet cupcake. And yes, hindi tayo gagamit ng oven dito. Ito ay 1/4 kilo recipe na patok pang negosyo, especially ngayong nalalapit ang Valentine's Day. You can top it with your favorite toppings, icing or frosting. Kaya kung extra income ang hanap mo, perfect ito para sa'yo. Please check description box for the written ingredients and costing. Sa mga hindi pa alam kung sa makikita ang description box, eto po yun. Click nyo lang yan, okay? So tara, let's get started! So these are the ingredients na kakailanganin natin for 1/4 kilo recipe. Gagamit tayo dito ng 1/4 kilo of all-purpose flour. 1/4 kilo is equivalent to 2 cups. And yes, pwede kayo gumamit dito ng cake flour. 1 cup of evaporated milk, pwede fresh milk or powdered milk. Dissolve nyo lang sa 1 cup of water. 3/4 cup of melted margarine, pwedeng butter or vegetable oil. Ang gamit ko dito ay butter cup. 1 and 1/4 cup of white sugar, you can adjust according to your taste. A teaspoon of vanilla extract, 2 tablespoons of cocoa powder, 3 medium-sized eggs, 1/2 teaspoon of salt just to balance the sweetness, red food color, 1/2 teaspoon of vinegar, 2 teaspoons of baking powder, and 2 teaspoons of baking soda. In a mixing bowl, combine lang natin ang 1 and 1/4 cup of white sugar, 3/4 cup of melted margarine or butter, 1 cup of evaporated milk, 3 medium-sized eggs, 1 teaspoon of vanilla extract, 1/2 teaspoon of salt, and red food color. Okay guys, sa red food color, yung una ko ginamit ay gel type na food coloring. Ito yung naging outcome niya. Di siya gaanong nagkulay red nung luto na. So inulit ko, and this time ay liquid red food coloring ang ginamit ko, McCormick na brand. So I suggest kung gusto niyo na red talaga ang kalalabasan ng inyong cupcake, liquid ang gamitin niyo at wag gel type. Bali 1 teaspoon ang nilagay ko. So now let's move on naman sa ating dry ingredients. Sift 2 cups of all-purpose flour, 2 tablespoons of cocoa powder, 2 teaspoons of baking powder, and 2 teaspoons of baking soda. Then i-mix natin ito, but make sure not to over-mix. Once na well combined na ang ating wet and dry ingredients, ay i-add naman natin ang ating 1/2 teaspoon of vinegar. Then, strain natin ito. Yes, inasala ko siya to make sure na walang lumps at smooth ang kalalabasan ng ating mixture. So now na ready na ang ating mixture, ay i-prepare naman natin ang ating molder and cupcake liner. Ang gamit ko na molder ay large, number 308. Yung cupcake liner naman na gamit ko ay 2 ounce. Sa paglagay ng mixture ay hindi ko na ito sinukat, basta nasa 340 ito ng ating cupcake liner. And guys, pwede kayo maglagay ng toppings dito like chocolate chips or nuts, depende sa gusto nyo. At habang naglalagay pa tayo ng mixture sa ating cupcake liner, if you haven't subscribed yet, make sure to smash that subscribe button and don't forget to click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. And guys, may Facebook page na pala tayo. So sa mga handsome and beautiful viewers out there, follow nyo ang Facebook page natin dahil may pag-giveaway ako soon para sa ating 100k milestone. At doon ako magpo-post ng mechanics, kaya kung sino lang yung nakafollow doon, sila lang ang makaka-join sa ating pag-giveaway. Sa araw ng mga puso ang pag-giveaway natin. Okay, let's move on naman sa ating steamer. Make sure na yung water natin ay kulong-kulo. At kung napapansin nyo, konti lang yung tubig, huwag masyadong marami. Then cover your lid with clean cloth para hindi matuluan ng water dripping sa ating cupcake. Then steam for 12 to 15 minutes over medium-low heat. Kung gusto nyo na maumbok yung outcome ng cupcake nyo, pero kung gusto nyo naman na putok yung top, steam nyo for 10 to 12 minutes using high heat setting. Mag-set ng timer para sure at hindi pa naibukas ng takip ng inyong steamer to check if luto na ito dahil magda-drop yung temperature sa loob ng inyong steamer. And yes, pwede nyo rin ito i-bake in a preheated oven for 18 to 20 minutes at 180 degrees Celsius.
After 12 minutes, do a toothpick check. If it comes out clean or with few moist crumbs, luto na ito. Pero kung basa pa, extend mo ng 3 minutes, then check again. Ready to serve na ito at pwede na ibenta. Pero kung gusto nyo na mas appealing ang inyong cupcake, eh maglagay tayo ng frosting or icing. At para naman sa ating Swiss meringue, ay gagamit tayo ng 3 large egg whites, 3/4 cup of white sugar, and 1/2 teaspoon of lemon juice or calamansi juice. Haluin lang natin ito gamit ang ating whisk. At this point ay dapat nagpakulo na tayo ng tubig. Now na kulong-kulo na ang ating tubig, ay ilagay na natin ang ating mixing bowl. Dapat hindi magta-touch sa kumukulong tubig yung bottom ng ating mixing bowl, okay? Then continue lang sa pagmimix hanggang sa wala na tayong makakapang granules ng sugar. At gamit ang ating handheld mixer or stand mixer, ay ibit natin ito. Around 8 minutes ko ito binit at maximum speed ng aking hand mixer. So dapat ganito na siya. Pwede na natin ito ipang-topping sa ating cupcakes. Yung Swiss meringue natin ay kaya itopping ang 30 cupcakes dahil almost half lang ang nabawas ko sa 18 cupcakes na nagawa natin. Optional lang ito, pwede kayo maglagay ng sprinkles para dagdag arte lang. At pwede nyo rin ito ilagay sa ganitong lagayan. Nasa 8 pesos ito sa Shopee. Pwede nyo rin ito ilagay sa cupcake box. Yung costing natin ay hindi ko na isasama yung packaging, okay? Kasi nasa sa inyo na yan kung anong packaging ang gagamitin nyo. Kayo na ang bahalang magpatong. Guys, you really have to try this. Pangbenta man o para sa inyong loved ones ngayong Valentine's Day, sigurado ako mapapasaya nyo sila. At para naman sa ating shoutout portion, mega shoutout to Ren Mutovlog, Ren's Gaming, Puput Lutong Bahay, and Ashley Bumbay. Pasupport din po ng kanilang channel. Special shoutout na rin to John Misa, Lorvangel Rosario, Charlene Dulfo, Juliana Magbutay, Daryl Faye Sereno, Maya Villarde, Chade De La Rosa, and Bernalyn Balmizina. Thanks guys for watching! Sa mga hindi ko po na shoutout, bawi na lang po ako sa inyo sa next upload ko, okay? Disclaimer lang guys ha, ang presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano kadami binili at kung saan binili. Sa retail price ng ating red velvet cupcake ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong itong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit ang maliit na puhunan lamang. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!